Hello, I'm Jesse Flor, Speechcraft, at ito na nga, nag-upload na ng video at statement 1 hour ago si Miss J. Costura. Yan, pray for Jovin Galieno. Yun, so, at meron siyang nilagay sa kanyang thumbnail na paglilin lang at pagkakasunduan. So, ito na nga, maybe it's time naman na depensahan ko naman yung kapwa kong spiritual, di ba? Okay. Makinig lang kayo. So, ito yung post ko, alright? Nung nakaraan lang, nag-post si Madam J. Costura ng August 16, 2022. At sinabi niya na nga, nabuhay nga si Jovelyn. At ako naman, naglabas ako ng statement ng August 7, yon ng 2022 din. Yun nga lang, nagkataon na mas nauna lang ako kay Miss J. But it doesn't mean na I'm better than her kasi mas maraming natulungan si Miss J. Costura, okay? Sa tinagal-tagal ng saan social media exposure niya, mas maraming talaga siyang natulungan sa matalang tao. So, yun. Parehas kami ng sinabi na future spiritual reading dito kay Jovelyn that she's alive, certainly. She's definitely alive, okay? Ang pagkakaiba lang namin, ang pagkakaiba kay Madam J. Costura, dinukot siya. At pinahirapan. Ang nasense ko naman dito kay Jovelyn, sumama siya sa isang mayaman na lalaki. Malakas to. Tama rin si Miss J. Costura, malakas to talaga sa otoridad. At isang malaking pamilyado tong lalaki na to. Sasabihin ko na yung talagang nasense ko. Okay lang na mali ako. Okay lang na mali si Miss J. Costura. Kailangan kong baka pa si Miss J. Costura dito kasi malaking abala na to eh. Kung ako sa relaxan ko na yung loob ko din na kung ako sa'yo Miss Jovelyn magpakita ka na marami ang naabala at gusto namin to, trabaho namin to eh, but so much lies right ahead. Ito kasi yung tipo na nasisense ko na yayariin tayo ni Rapi Tulpo nito eh. Matatanggal tayo. Isa-isa tayo matatanggal sa trabaho nito. So, gumawa tayo ng kwento. Kasi nung nakaraan lang, naglabas talaga ng statement at nagpakita na ng agility sa trabaho si Ms. Rapi Tulpo na kaya niya mag-disarma, kaya niya mag-tanggal ng polis sa otoridad. Kasi, senador na yan, dinayan broadcaster lang eh. Huwag niyo alisin sa equation yun, okay? Si Senator Rapi Tulpo, senador na yan. Marami ng karapatan yan at kapangyarihan. Ito, itong so-called na to, nakaanak, na mismong pinsang bupa niya, nang rape sa kanya. That's bullshit. Napaka-bullshit nun, di totoo yun. Okay? Wala sa binasa ni Jake, wala sa hinulaan ko, na sense ko by my third eye, by my own power, alright, na may kadugo na involved dyan sa pagkawala niya. Alright? Technically, at wala rin naman sa panghula ng baraha ni Miss J na may kadugo. Kasi asado sobrang daming patunay ko at patunay ni Madam J. Costura na mga napaglahuhulaan naming dalawa na minsan nga iniisip na ng tao na magkakompetensya kami. Hindi po ako kompetensya ni Miss J. Costura. Mas magaling po sa akin si Miss J. Costura. Mas magaling po siya sa akin, yung po ang totoo dun. Alright? Nagkataon lang po na mas nauna ako sa kanyang maglabas ng statement about kay Jovelyn and sa other things. But again, this is not a competition. Nagkakausap pa kami dati ni Madam J. Costura, alright? So, kailangan ko siyang i-back up dito. Ang gusto lang ng tao ay tumulong. Huwag niyo siyang i-bash. Jokes on you. Kasi nanunod kayo sa kanya at nanunod kayo sa akin. Kaya kung di naman kayo niniwala sa spiritual, ay huwag na lang kayo manood. Hindi ho ba? Kasi sa dami-dami ng napatunayan ko, at napatunayan ni J. Costura, imposible naman na sa isang particular na kaso na to, nagkamali kami. Ay, kung may mali, kung, right? Hindi po ganun yun. Alright? Hindi po ganun yun. Hindi ko inaalis sa equation dito yung kayang gawin ng otoridad sa pang-imbestiga. Pero yun na nga eh. Kung kaya nilang mag-solve ng isang kaso, kayang-kaya din nilang mag-manipulate. So, ibabalik ko sa green screen ko to.
Yan, si si Miss J at yung ano ni Jobelyn. And this is Jobelyn, yung post ko naman sa My Day ko. Same week lang, mas nauna lang ako, August 7, ayan. Tapos sa kanya, August 16, naka-upload sa YouTube niya yun. Nabuhay siya. She is definitely alive. Ang tanong, buhay pa rin ba siya sa paningin ko ngayon sa power ko? Of course! Sino yung bangkay? Hindi ko alam. Ipa-DNA test muna. Bago sila maglabas ng statement na ganyan. Pero tandaan nyo ha, sobrang dami ng kaso na ibinasura, dinoktor, at ginawa na kung ano-ano kabalastugan, mapagtakpan lang yung pagkakamali. So ano ba yung point ko rito? Ano ba talaga nangyari kay Jobelyn? Tumakas yan, may nagtanan yan. Yun ang sense ko talaga. Nagtanan yan para na lang di sa kahihiyan nila at pangbabash ng tao na sigurado nga abuti nila, gagawa si kwento. Madali lang gumawa ng kwento eh. Madali lang gumawa ng kwento. Nako, sa ginawa mong to, alam mo ba na sobrang laking kahihiyan? Ha? Sobrang laking kahihiyan at sobrang laking pangbabash ang gagawin at galit ang tao sa atin. Ang sense ko rito, in what way nakakontak lang nila yun? At doon sa pamilya ni Jobelyn, please po aminin nyo na bawiin nyo yun sa post nyo na wala kayong alam talaga na jowa niyan. Pero sense ko talaga, na-sense ko po talaga kasi na may lalaki na naniligaw at lumalapit dyan. Against kayo, which is right nyo, dahil magulang kayo at may reasons kayo, dahil alam nyo na yung lalaki na yun may pamilya. Isa sa inyo nakakaalam nun. At alam nyo rin, knowing din, na alam nyo naman na malakas, diba? Na may kaya, may pera. So, nilagay nyo lang sa post nyo, para hindi siya madamay, ibalik na lang niya yung anak, nag-post kayo ng missing person. Ito na, ang dami na, lalaking tao na yung umano dyan. Siyempre, may masisira talagang buhay dito pag napatunayan yung buhay na buhay si Jobelyn at siya yung nagtanan lang. Kaya gagawin nilang lahat para mapagtakpan na yan. So, tal, ginusto natin to. Nangyari na yung nangyari, di gumawa na lang tayo ng palabas. Lalo na lang muna tayo, palabas natin na patay ka na. Hindi lang magiging kaso ni Jobelyn, hindi ko sinasabi ah, pero marami na rin gumawa ng stunt na ganito. Na pineke ang kanilang pagkamatay just to escape their own danger, just like Elvis Presley. So yun, inuulit ko tulad ng sabi ni Madam J. Kusura, sana nga mali yung nandun si ito karapit tulad po ng response na kanina, pero hindi sila nagbigay ng statement. Tapos Jobelyn nga talaga yun kasi wala silang patunay. Ang patunay lang nila gamit. Yung DNA wala pa. Alright? Sa mga fans naman, Jake Sura, na ngayon ay gumagawa na lang kwento na ay peke pala to, ganyan-ganyan. Okay, ganun. Kasi idol niya yan. Tandaan nyo, walang taong perfecto. May nagkakamali din. Pero sa mundo ng spiritual, bawal na bawal talaga magkamali. If ever naman na nagkamali siya, or if ever nagkamali ako, i-reconsider nyo rin. Tignan nyo yung mga napatunayan na namin na nangyari nga. At mga natulungan namin. Ganun yun. Huwag nyo ibas yung tao. Pangit yung ganyan. Nakikinood lang kayo. Fans kayo, grateful kami, okay? Pero yung mga mas sakit salta na below the belt na, huwag ganun, man. Kung hindi na kayo niniwala, mag-unsubscribe kayo. Huwag na kayo mag-leave ng masamang comment, okay?